check, my test. Check, sound check. Tayo po yung manalangin. Ama namin, nasa mga langit. Sa oras pong ito, ay gabayan niyo ang bawat isa sa amin. Dinadalangin ko, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Panginoon, kung meron po kayong mga pagkukulang sa inyo, mga nagawa sa aming kaisipan, linisin niyo po kami sa araw na ito, ng Sabat, upang lahat ng aming mapapakinggan ngayon ay maging pagpapala sa amin. Idinadalangin ko ang araw na Sabat na ito na lalabing oras. Nawa tulungan niyo po kami, Panginoon, ingatan naming banal ito sa aming kaisipan, damdamin, nawa nakaugnay sa aming Panginoon upang ang araw ng Sabat ay maging blessing po sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa buhay at kalakasan na patuloy niyong pinagkakalob sa amin. Alam namin, O Diyos, kayo po ang may-ari ng buhay namin, kaya dapat lamang kayong mahalin, papurihan sa araw-araw ng aming buhay. Kaya sa dinadalangin ko din, Ama, sa hapong ito, ingatan po ang iyong bayan sa pangsamantalang pagkira dito. Ilayo ang masamang isipan ng tao at disgrasya hanggang matapos ang seminar na ito. Dinadalangin ko din, Panginoon, si Pastor Orby, na alam ko ay handa siyang magbigay ng mensahe, mga paalala sa amin, upang sa ganon ay lahat ng kanyang sasabihin ay maging itanim namin sa aming puso at isipan upang ito'y maging pagpapala sa amin at ito ay magbibigay sa amin ng kagalakan at patuloy po kami mamuhay at magtapat sa aming Panginoon. Nawa, gabayan niyo po kami, O Diyos, sa araw po ng Sabat na ito.
ang pagpapala ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu ay gawin Diyos sa bawat isa amin. Sa pangalan po ng aming namalas Yesus. Amen. Happy Sabbath po mga kapatid. Kami po sa Family Ministries Department ay natutuwa sapagkat ito po ay 2002 po ako Adventist. Ngayon ko lang po mararanasan na tayo po ay magkakaroon po ng family retreat. No? To the best of my knowledge po, medyo ilang matagal dekada na. Ayan. So kami po ay natutuwa, bagamat marami pong mga challenges na aming na-encounter. Di ba? At saka busy din ang ating araw po sa ngayon. Opo. Pero bagamat po yun, lahat po tayo ay nagtipon dito para tayo po ay ma-bless at ma-enlift sa ating mapapakinggan na mga sermons at seminar at mga gagawin na activities. So bagamat meron pa po tayong mga iniintay, meron pang mga ilan pa yung mga hindi pa dumadating. Siguro nasa 30 pa, no? Atin po silang patuloy na ipag-pray na nawa sila ay ingatan dito at kami po ay umaasa na ang bawat isa po sa atin ay mabibless po at mag-e-enjoy po sa ating pong mga activities ngayon. So, tayo po ay pinangunahan ng ating pong teachers na si Sister Lods at Brother Marvin sa ating pong Singspiration at ni Brother Tony naman po sa ating pong prayer. So ngayon po, ang activity po natin ay magkakaroon po tayo ng seminar workshop na pangungunahan po ng mag-asawang Pastor and Dr. Orbe. Pwede po bang mahilingan po sila na tumayo po? Ayan po. Tayo po ay pinagpala at pinaunlakan po nila yung atin pong invitation. Bagamat medyo short notice somehow, natutuwa po kami na si Pastor ay pumayag at siya po ay galing pa po ng Ma'am si Church. Tama po ba, Pastor Joe? Galing pa pong Ma'am si Church. So, kahit nasa sobrang busy ng schedule po ni Pastor ay naunlakan po tayo ng kanilang oras po. Ayan. So, before po tayo, ang mga susunod pong program po natin ay ang special number na ipagkakaloob po ng Halasan Family at ng seminar workshop po ni Pastor and Mrs. Orbe. Then, so, sige po, tayo, imbitahan na po natin ang Halasan Family para po sa kanilang special number. Always there.
maraming salamat po sa napakagandang diwa ng inawit po ng Halasan Family. So bago po tayo paglingkuran ng atin pong speaker na si Pastor Joe Orbe, let me introduce him and his wife first. Pastor Joe Orbe currently supports the Office of the President on Organizational Development and is the Chief Implementer of Data Privacy Practices at the North Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist Church. He's ordained to the ministry in year 2000. Pastor Joe has served the denomination in different institutions since 1993, including the Central Luzon Conference, the Adventist Hospital Palawan, Adventist University of the Philippines, the Hope Channel Philippines, the Adventist World Radio Luzon, and the 1,000 Missionary Movement. So Pastor Joe is married to Dr. Joyce T. Basco Orbe of the College of Nursing in AUP. God gifted them with 3 daughters. So home influence became their interest in their desire to disciple their children to love and serve God. So since then, the couple has shared to various audiences their series on biblical principles on family and child guidance compiled from their parenting experiences. Their best love presentations were Smart Parents of Smart Device Children, Families on Earth, Home in Heaven, Is Your Home on Fire, and Creative Family Worship. His regard to ministries to children led him deeper into parenting practices that addresses gender dysphoria and homosexuality in Adventist homes, which he succinctly wrote while attending courses at the seminary in Adventist International Institute of Advanced Studies. Pastor Joe enjoys teaming up with her daughters on evangelism during school breaks. Ladies and gentlemen, let us all welcome Pastor and Mrs. Joe Orbe. Kamusta po kayo? Parang pagod na pagod kayo ah. Parang malayong pinanggalingan ninyo. Mainit po ang ating panahon and there's nothing we can do about that. Am I right? Yeah. I wonder how we can do this because we don't have the projector to help us with our activity. And I see also many of the families are yet coming. Sipin ninyo, tinitingnan ko itong program. Ang nakalaan lamang po para sa ating usapin ng kabanalan ay humigit kumulang 3 oras. Nabawasan na po ito ng 1 oras dahil dumating tayo ng 4:00. Mamaya ay tapos na po tayo sa loob ng 45 minutes. At bukas maghapon, mula pagsikat ng araw hanggang pananghali, ay maglalaro tayo. Kaya iniisip ko kung ano ang pinakamaganda nating gawin para hindi masabi na tayo'y pumunta rito para maglaro lamang. Ha, mga kapatid ko? Because it's very important that your family ministries have thought of coming up with a camp like this for everyone. Ayan. So naniniwala po ako na ang ating pagpunta rito ay hindi lamang po para doon sa Amazing Race tomorrow. Tayo'y pumunta rito para ang ating pong mga tahanan ay lalo nating papaglakipin sa gawain ng ating Panginoon. And I would like to commend the family ministries of this church. So, this is what we're going to do. Is it okay if gagana kaya ito? You think you can put it up in 5 minutes, Nunoy? 8 daw. Talagang mahusay na bata ito. Humirit pa ng 3 minuto. All right. So, throughout this
Quinquennium, we have been talking about the theme ng ating pong Adventist Church around the globe, I will go. You're familiar with that, right? I will go. So, bago natin pag-usapan itong temang ito na masusumpungan sa katapusan ng buhay ni Josue sa banal na kasulatan, mahalagang maunawaan natin kung saan tayo nagtatalaga. Ang mga salitang ito, as for me and my house, we will serve the Lord, ay mga salitang pagtatalaga. These are words of commitment. Di ba? So how can we commit if we don't understand our family purpose? So mahalaga yon. That is where I would like to begin in the next few minutes. Why do we exist as families? Bakit nga ba nagtatag ang Panginoon ng mga tahanan? No? And what kind of families do you have? No? And these are all important questions. We would like to be very clear as we would like to make our commitment. Ang suggestion ko, Ma'am Evelyn, is Ma'am Evelyn around? Elenel, you're here. I'd like to suggest that instead of doing the commitment this afternoon, let's do it early morning tomorrow. Would that be okay? Where are the organizers? Oo nang oo itong mga kaharap kong pamilyang ito eh. Di ko alam kung naintindihan. Guys, can you help us out? Ma'am Elenel, you're here? Oo, if that is possible. Yeah, that's great. Kasi I cannot give justice to what we're going to do at the bonfire with few minutes to 5 o'clock. Oh, ano na nga lang eh, 39 minutes to 5 o'clock. And we cannot do that one. So, allow me to postpone our bonfire commitment service for tomorrow morning. If that is not possible, I do not know, Ma'am Evelyn, what we can do. Pero tonight, simula na ang ano eh, yug-yugan eh. Oh, nakalagay dito oh. Mamayang gabi, alas 7 hanggang alas 9, yug-yugan ay social games. Oh. Ay, kaya dapat mapag-igi natin itong mga usaping may kabanalan bago natin pag-usapan itong mga social games na ito. Are you with me? Are we together? So, we'll do that one. No? Guys, you're ready with that? I sent the material kay Sir Win-Win. I'm sending it there. Again? Ah, you have forwarded. Okay. It's okay to wait for a short while, right? So, sabi ng tema natin sa family ministries, I will go with my family. Ah, can we say that? I will go with my family. So, tingnan natin habang nag-aantay tayo. Sino ang kumpletong pamilya rito? Ha? Ah? At sigurado, nasan ang mga anak ninyong dalawa? Okay. How about your family? Complete? Ang mag-asawa, mga anak. Okay. Oh, meron din doon. Oh, ilan ang anak nyo? Nag-iisa yan. Oh, nice, nice. How about the others? Yung alasan nakita ko, kompleto ba kayong umawit kanina? Ah, may kulang ng isa. Wow, that's nice. What about the others? Complete kayo? Ilan yung anak ninyo? Dalwa. Alright. Ganda, no? What about the others? Meron tayo ditong mga lola. Ha? Huh? Mga lolo. Kayo ano po? Lola na rin? Lola na rin kayo. Well, of course, you're welcome to this short workshop. No? Wala naman tayong magiging problema dyan. I strongly believe you can still participate. All right. Okay. Let's do this quick, mga mahal kong mga kapatid. No? So that we can work out on something after this presentation. Let's bow our heads and pray. Diyos na makapangyarihan sa lahat,
ikaw na nagtatag ng mga tahanan at tumawag ng mga lalaki at mga babae upang ipahayag ang iyong kabutihan, pag-ibig at pagliligtas. Nagpapasalamat kami na tinipon mo ang aming mga mag-anak sa lugar na ito upang ipaalala sa amin ang malaki naming gagampanin habang kami naghihintay sa inyong pagbabalik. Buksan mo ang aming mga isipan at damdamin upang amin pong makita ang mga bagay na dapat naming isaayos sa aming mga tahanan at kami maging liwanag sa mga tao na aming kakilala sa mga pamayanan, sa mga lugar ng paggawa, sa aming pong mga paaralan at maging sa loob ng aming iglesia. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So I'll reserve the talk a little bit later para dun sa mga dadating pa. Parang silaw na silaw ka dyan, madam. Parang wala tayong magagawa dyan. Okay. So, how does a family look like? Wow! Hindi ko to alam gamitin, ah. Wala sa amin ito sa bundok. Okay, let me see. How does a family look like in these times? Huh? Ano ang larawan ng isang mag-anak na Adventista sa huling kapanahunan ngayon? That's what I would like to shortly discuss with you. Like, for example, you have your complete families. Ang iba ay nag-iisa sa buhay. Alam nyo kanina, we went straight from Mom C going here. I was discussing during the worship service this morning, in the homily, ang sabi ko, the measure of a real man in this life is his character and integrity. And the family that is ready to meet God is seen by their activities and what they believe in their family values. And I'd like to pinpoint those by spelling the word family. Can you spell the word family? F-A-M-I-L-E. Huh? Uy pala. Okay. So there you have, no? 6 letters and 6 characteristics of a family in this time of the Seventh-day Adventist Church. What is this time? Well, we are expecting God to come anytime soon. Amen? Parang walang nakakapakinig sa akin, ha? We're expecting God to come anytime soon. Amen? Ewan ko. You spoke too soon. Let's check each of these letters. What describes a family in this end time? Huh? So that our families can go with the mission of the church. So, we're going ahead of this by each letter is a characteristic of an Adventist home we call today. So let's start with letter F. Letter F. I hope this works. Itong malaki bang button, Nonoy? Alright. Alright. Letter F. Letter F stands for what? Come on, let's read it all together. Ready? Read. Fears and obeys God. Tigil. Tigil. Diyan lang tayo. Fears and obeys God. Meaning, the Adventist family in our time today will be recognized by their what? Huh? Come on. By their what? Yeah. By their obedience to God. Yung tahanang Adventista sa kapanahon na ngayon, sumusunod sa Panginoon. May malalim silang pagkakilala sa Diyos. They fear God. From parents to children, they fear God. Can we say that? They fear God.
Tamang-tama eh. Kasi ito ang tema ng ating Sabbath School. The three angels' messages. And the first angel said, "Fear God and give glory." We learn from this lesson that fearing God ay hindi lang yung reverence that we all grew up with the Roman Catholic Church. Fearing God made us understand na ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat, and being the Creator, He has a claim on you and on me as family members. So, study carefully. Thank you. Study carefully. What does it mean to obey God in this end time? Huh? What does it mean to obey God in this end time? Look at some of the bullet points I have placed there. If you are working in your local church on family ministries, this is very important. Family ministries are not about events. They are about transforming activities. Eh ano kung mag-family retreat tayo? If this retreat does not transform us to be closer to God, then our purpose coming here is not worth it. Am I right? Gumastos lang tayo. Yung sabi ko, isipin yung maiki ha, yung mga susunod nating ganitong mga panagpuan, kung kayo'y maglalaro, iukol nyo lahat sa araw ng Linggo at kayo'y pumunta kung saan nyo gustong maglaro. Pinakamainam na ating idaos yung mga bagay na may kinalaman sa pagsunod sa Panginoon sa lugar na makokontrol ko kayo. Ay dito'y kung saan-saan kayo eh, pahulihin pa kayo. Alam nyo ba kung, sabay na galit eh, alam nyo ba kung anong oras akong dumating? So, it's very important that in the context of obeying God, we are what? We are growing spiritually. Di ba? Yung spiritual maturity natin is the goal of every activity. Bible study, prayer bands, testimonies, giving as an act of generosity, no? Service to the community. These are all aspects of obedience to God. How many of us are doing this in our own homes? Family worship. Do you still have family worships? Ay, salamat. May mag-asawa dito. How about the others? Are we still doing family worship? Yes. Huh? Come to think of it, in this end time, the more we need to worship God, no, in our families. Look at some more of this. Discipleship center. What does that mean, Joe Orbe? In our homes, that is where we disciple our children. Where do you disciple your children? Again, in our own homes. Who are the disciple makers? Parents. Very good. And how do you disciple your children? Exactly. Deuteronomy chapter 6. Whether you what? Walk, you sit, you sleep, lie down, no? We model the Christian experience. So, ang disciples ay mga magulang. Ang ating mga anak, ang dinidisciple natin. So, sinong tatawag for family worship in the morning? Ha? Huh? Nanay? Both? Sino nagsasabing mga tatay? Taas ang kamay. Oh, mga nanay. Alam nga naman yung kapitbahay ninyong tumawag ng family worship nyo. Ano ba? It seems that it follows clearly that the priests of the homes are who? The fathers. So the fathers call for family altars. Amen?
Wala na. Are you still with me? Oh. If you're contemplating to get married someday and make your own family, huwag kang masilaw dyan kay Diego na puro six-pack abs. Ang tanungin mo, does he have a living relationship with God? This morning, I dedicated Adventist men at Mamsi, many of them. And I challenged them to raise the bar of spiritual leadership as fathers, as spouses or husbands. We need to lead our homes. No? Kaya yan, importante yan, no? Family worship. I think of all of those, it begins with family worship. Siguro, one weekend, we should talk about how can we enhance creative family worship in our homes. Sino naman mawiwili sa worship ninyo eh? Kung Friday ng gabi, balangkasin nyo yung lesson study ng Sunday to Friday. Tulog ng mga anak nyo, bira ka pa ng bira. In the morning, how do you do that worship? In the evenings, how do you do it? Creative family worship doesn't always come when you are all complete round in a circle. Things have changed. Kaya yung family worship, importante yan. Diyan nagsisimula kung papaano tayo nagtitrain ng mga anak natin sa araw ng Sabat. You notice, families who don't do worship at home are also in chaos when they come to church. Nakakita kayo ng mga nanay sa umaga, tumatawag ng family worship. Oh, sige, mag-awit na kayo dyan. Oh, ilagay isa lang na yung ano, yung sa labahan. Oh, sige na. Sweet Jesus. Have you seen mothers like that in worship? Huwag na kayong sasagot. Maalaman pa eh. Rhetorical lang yun. Because for sure I know, we cannot do worships like that. We are telling our children that worshiping God can be coupled with any other thing in house chores. Kaya, probably one of these Sabbaths, we can set aside a time to talk about family worship. Because if not, we might be taking family worship for granted. Tama? Oh. Kasi dyan sa family worship, dyan din tayo nagtuturo eh. Dyan din tayo, huwag nyo nang gamitin yung family worship sa panahon ng pagkagalit ninyo. Oh, anong oras ka umuwi kagabi? Sinong gaganaan sa family worship dyan? Di ba? Family worship should all draw us to God. Amen? Our children get to experience to be in the presence of our love. Kaya mga tatay, talagang tayong tumatawag niyan. Tandaan niyo ito mga tatay, katulong natin sa gawain na yan ang mga nanay. Yan. Kaya lalapitan mo yung asawa mo, oh, darl, tawagin mo ng mga bata, tayo'y mag-worship na. Dahil pag hindi ka ang nauna dyan, ang magiging senaryo nyo, ganito. O ano? Hihimasin mo na lang yung motor mo. Mag-worship ba tayo? Hindi. Nakakita na kayo ng ganong senaryo? Huwag nang ang sasagot. Yung sasagutin ang mga tanong ko, rhetorical lang yon. Alam ko na ang sagot nyo doon. Iiwasan natin yon mga kapatid ko. Worship should be the call of fathers. Amen? Natandaan nyo yung mga nag-amen na yan? Ah, talaga lang ha? Ha? Because when family worships are strong in our own homes, it's not hard to bring our children to church. Di ba? Oh. Kaya pagka family worship, nagdadamit tayo ng tama. Hindi yung mga antawag ay pek-pek shorts. Alam niyo yung mga pek-pek shorts? Bahagya na lang kita ng pek-pek. We don't
We don't dress up for that in worship, right? We dress up very well for worship. Hindi ko sinasabing magbarong kayo for family worship. Ang sinasabi ko, magdamit tayo ng maayos. And you will teach your children that when they come to church on Sabbath, they should also be what? Properly clothed. Kikinig pa ba kayo? Ha? Oh. Pag nag-worship tayo, hindi sinasabayan ng kain. Ala, kain ng kain. Nagbabasa ng morning watch si tatay. We don't do that in family worship. Our minds are focused on God. Pag ginawa niyo yan, on Sabbaths, when you come to church, you do the same. You come to church with your bag puno ng pagkain. Yun ang puntahan ng mga anak ninyo. At dun din kumakain sa loob ng church. Yung ba'y pinahihintulutan sa binyan? Na kuma... Sabi ko nga, huwag sasagot. Mabibisto tayo. Alam niyo mga... Minsan lang naman. Alam niyo mga kapatid ko, hindi po maganda. When it's worship, it's worship. It's not breakfast. It's not dinner. Right? So that when we come to church on the seventh day, we do the same. Anak, sisimba tayo. Kumain kayo ng maayos ngayong umaga sapagkat ang sunod nating kain ay hapon, ay, hindi naman, ay pananghali na. So we train our children, right? Hindi yung pagkatapos ng service, umikot ka dun sa loob ng Binyan Church, kita mo yung mga pews, puno ng mga pinagkanan. Basura nyo yan, ba't hindi nyo dalhin pa uwi? Hindi po basurahan ng church. You see how it works? When families do it right at home, it is carried to the church. Pag family worship, ang anak nyo naglalaro, nagtatatumbling, basa ka ng basa doon ng kung ano. When you come to church, they would also do the same. Sabi mo, anak, dito tayo maupo. Yung mga magulang nasa loob ng church, yung mga anak kung saan naglipa na. Mamaya, may bumagsak. Naku, baka anak ko na yun. They're supposed to be with you inside the church. Not going around and playing there. Kung sinanay mo sa family worship ng gabi, ng umaga, to be right there when it's worship time, when they come to church on seventh day, they will also do, behave as it is for worship. Does that make sense? Oh, huwag niyo akong pauwiin. Sisimula pa lang ako eh. Ha? Huh? Talagang ganun. Ano sasabihin ko sa inyo? Okay lang yung mga pinaggagawa ninyo. No. We're in the end time. A distinction of a Adventist family must be seen in our communities. Right? Oh, kaya ang mga tatay, pag pumunta sa church, pag sila ang tumatawag during the morning and evening worship, pag pumunta sila sa church, yung tatay, dito rin yan naupo sa unahan. Hindi ba? Tama mali? Oh, kaya makikita mo yung mga anak niyan, parang mga mangyan din yan, isang hilera. Doon din yan uupo sa hilera ng tatay. Pero pagka ang tatay doon sa likod umupo, kita mo, hilera rin yan. Pati yung asawang magaling, doon din tatabi sa kanya, sa likod. I hope you're following around, mga kapatid ko. Mga nanay, ito hindi lang mga tatay ha. Mga nanay, huwag kayong nag-aasta na magaling sa worship. Kahit na mga asawa niyong lalaki, minsan ay nakakalimot, pinakamaganda pa rin yung lalapitan niyo doon. Dad, tayo mag-worship na. Hindi ba? Hindi yung, hindi ka pa rin nakabihis diyan? Anong ginagawa ninyo mga babae? Are you showing na, mas banal kayo? Kayo nakakaisip nitong mga ito? Oo, wag mag-away. Tayo pumunta rito para ang mga pamilya natin magkaisa. Hindi magkaisa.
So, mga nanay, huwag niyong gagawin yon. Ha? Lapitan ninyo ang mga asawa niyo. Dad, nakalimutan mo, 7 na ang mga bata. Hindi yung nakapamewang ka pa. We cannot do that, mothers. Remember, no matter how much we would like to make our families good, the fathers are the priests of our homes. Amen? Lumalakas ang amen ng mga lalaki. Ha? Oh, napakinggan mo yung sinabi ni Pastor. Oh, dito pa lang tayo, hindi pa tayo nalayo. Sa worship pa lang ang pinag-uusapan natin. So a family that is ready to go with the mission of the church indeed obeys God. And that family worship is the foremost. Diba? Oh, susunod pa doon yung Bible study. Sinong nagba-Bible study sa inyong mga anak? These are the right age for Bible study. Yan, yung mga edad na yan. That's the right age for Bible study. Yan. That's the right age for Bible study. You don't want to wait until ang mga anak ninyo katulad na ng mga yan. Ay nako, tatanda na ng mga yan. Wala na tayo magagawa dyan. Ipinagpapasadyot na ang lahat ng yan. Yes. Anong gagawin mo dyan? Papakain mo sa langgam? Para mapatino? No. Habang ganyan ang mga edad ng batang yan, we already model what it is to follow God. Amen? Yeah. Alam nyo, pag pinalaki po natin ang mga anak natin na may malalim na pagkakilala sa Diyos, maaga rin natin silang ano? Ile-let go. Di ba? Sabi ng Proverbs eh, di ba? Train up a child. Nako. Train up a child. He should go. Alam mong time will come that he should go. May mga magulang ayaw magpa-go. Tama mali. May mga magulang ayaw magpa-go. Kasi takot sila. Baka kung anong gawin ng mga anak nila. Bakit takot, Brother Tony? Kasi sila mismo bilang magulang, hindi sila nagturo. But when we teach our children, we are excited to let them go because we know we taught them in the grace of God. Kaya importante itong family na. Let's go to letter A. Letter I. Asan nga? Nakakalimutan ko nandito pala. Ay, Jorbe. Oh, let me read a few of this, no? Fathers and mothers who make God first. Dal-dal mong Jorbe, meron pala dito dapat basahin. Huh? Make God first in their household, who teach their children that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Glorify God before angels and before men by presenting to the world a what? Well-ordered, well-disciplined family. Wala yan sa bihis ng mga anak ninyo o sa sasakyan na ipinanghahatid ninyo sa mga anak ninyo. No matter how affluent your life can be, when our children are not well-ordered and are not disciplined, sayang. Sayang ang lahat na kaloob ng Panginoon sa atin. More, God would have our families symbols of the family in heaven. Sa lang ang nakikinig sa akin ha. Let parents and children bear this in mind. Every day, relating themselves to one another as members of the family of God. His peace and grace and love will pervade the family circle like a precious perfume. Letter A, advocates healthy living. Kaya, let's read it again. Ready? Read. Advocates healthy living. Yan. Ang pamilya pala sa huling kapanahunan na Adventista, they what? They advocate healthy living. Kamusta tayo, mga kapatid ko? Ah? Kamusta po kayo? Yung healthy living na yan, lahat yan. Pagtulog, anong oras natutulog tayo? Maaga.
Ikaw, Brother Tony, talagang ang mga tulog mo, apat-apat na oras eh, panay gising tulog. Ay, itong mga nagtatrabaho ito, anong oras ang mga tulog ninyo? Ha? 9? 10? Ha? Eh, yung iba, akala nyo yung mga anak nyo tulog na ng 10. Pagtalok mong na ganun, may glow in the dark sa loob ng kumot. Nag-EML pa. Is that healthy living? Oh, what about the food we feed our children? Kamusta naman po ang ipinapakain ninyo sa mga anak ninyo? Ano, Ineng? Ano, Ineng? Wa. Sabi nung nanay, huwag kang iimik. Maagap yung nanay. What do you eat at home? Do we teach healthy living at home? Ha? Huh? Ikaw, Tutoy, anong kinakain mo sa bahay? Ikay kumakain ng ampalaya? Talbos ng kamote. Very good. 10 points. Ikaw, Nini, anong kinakain mo sa bahay? Toing, hot dog. Hindi? Ano? Chicken joy. Ha? Huh? Healthy living. Sama yan, ano? Mental and emotional health. Do we provide a safe space for our children? Nakakausap ba natin ang ating mga anak? That is part of healthy living. The mental health is an integral component of healthy living. Do our children talk with us? Ano? Ano? Ba't hindi ka magsalita? Salita ka. Hindi ka makatingin? Tingnan mo ako sa mata. Sisinungaling to ah. Aba, titingin pa. Does that happen? Hindi. Ay, salamat sa Diyos. But when we have parents like that, talagang masalimuot. Ha? Oh, bakit? Brother Tony, tumingin ka sa mata. Oh, sabihin mo ang tama. Aba, titingin pa. Hindi na alam ng mga anak natin kung saan lulugar, eh, no? But do we talk with them? Do they feel that it is safe to reveal their secrets to us? That's part of what? Emotional health, mental health. Then natural remedies. Ginagawa pa ba natin ito sa ating mga tahanan? Natural remedies. Anong alam niyong mga natural remedies? Ha? Ay, nako. Again, next. Ha? Goodness. The will of God has been plainly expressed to all. Who? Mothers. No? He would have them by precept and example, advocates of what? Sino? Mothers. Mothers, are you listening? In the home, you are advocates of health reform. Huh? Then, they should plant their feet firmly. Mothers will have moral power and grace. From where? From heaven. To let their light shine forth to the world. Mukhang habang maliliit po ang mga anak natin, are you still listening? Habang maliliit ang mga anak natin, sabi nito, malaki ang gagampanin at impluensya ng mga nanay. You agree? Kaya ang mga nanay, sa pagkadalaga hanggang sa pag-aanak, yay pasaway sa pagkain, yan din ang gagawin niyan sa mga anak niya. You agree? Oh, wag sasagot ka agad. Maalaman. So it's very important, no? Na ang mga nanay, before getting into marriage, must understand that their roles will not just be lovers of their husbands, but what? Homemakers.
homemakers. Yeah, importante sa nanay yung pagluluto. Ikaw bang nagluluto sa bahay? Of course. All of this, we cannot neglect. No? So mothers, you have a big role. Letter M na tayo, letter M. Let's read that one. Ready? Read. Yan. No? In the home, as parents, we model the values. Ito, ang sa lahat siguro nitong family, ito yung madalang natin na magampanan. To model values at home. Values like love, respect, Christ-likeness, unity, understanding, hope, and resilience. If you would grade yourselves as a family on these values, how would you score? Huh? How would you score? I think they're all important to miss out. Kaya yung tahanan na wala nitong love, no? Parents always expect them, yung sarili nila, to be respected. And children do not know how to do it. Do we teach our children these values? How? How do you teach these values to your children? Salita. Sample. Let's say, during the birthdays of your children, this is a very good occasion to teach them values. But what do we do on birthdays? Tell me. Pag nag-birthday ang inyong mga anak, what do you do? How do you teach them good values here? Don't you think this is a very good occasion to teach values? Birthdays? Of course. So how do you do it? And diba oftentimes what we do, anak, anak, come over here. It's time for gift giving na. Punta doon yung anak. Ang ganda-ganda ng damit nun. Ha? Oh, everyone, give your gifts na. Oh, puntahan doon lahat, bigay ng gift. Kulang na lang sabita ng sampagita ang ating mga anak. Birthdays aren't supposed to put our children at the center. They're supposed to be taught to honor their Creator. Amen? So what is the best way to honor the Creator? Teach your children the antidote to selfishness. And that is giving. Instead of receiving gifts, let them give gifts to those who need them. Amen? Yan. You are already teaching values with that. Eh hindi eh. Tayo pang nangangako. Anak, sa birthday mo, huwag ka mag-alala. Bibilang kita ng magandang pang ML. Eh, tayo rin ang nasaway. Oh, gabi na, hindi ka pa matulog. Yan ang inaatupag mo. Sino may bigay nun? You know what I'm trying to say? Sometimes, our miscalculations in life of what is really valued makes our children what? Makes our children dull and insensitive to the scriptural values. How do you teach respect? Respect is very important. How do you teach your children respect? These are all something that we need to think about. Because if we are to become a family for the end time, then values must be very strong. Anong nire-reward natin? Come on. Rewarding is also teaching values. What you reward is also the values you uphold. Tama mali? Mm. Kaya, pagka they do well in school, do you reward them?
Come on. If they do well in school, do you reward them? Yes, of course. If they do the values at home, do you reward them? How? For example, for straight 6 days, walang naiwan na hugasan. For 3 days, ang higaan nila naligpit. You teach values by what? By rewarding that. But we don't reward the values. We only reward the grades. So at the end of the day, they begin to think that what? Grades are more important than values. Kahit sa school eh, may nakakita ka na bang inawarda na ano, yung masipag? May sash? Wala eh. Ang mga nakalagay dun eh, Mercury Award, best in math. Tama mali? O di ba may school tayo? May school tayo sabi niyan, di ba? What awards do we give there? Do we recognize values? Toing! Matapat! Ganun ang mga ganun ng sash eh. Matapat! Responsable! These are the values we should recognize. But do we reward them? When they do well in school, we even go out and eat lunch together. But when they are able to return honestly monies that are not theirs, do we reward them? Toing! Wala. You see, we have problems in recognizing values. Magulang mismo does not know how to recognize values. Siguro minasahi ka ng anak mo, no? Without being told, Dad, pagod na pagod ka. Hilutin ko yung balikat mo. Do we reward that? But we reward achievements in school. But we do not reward values. Models, values at home. How much more these values that are very important? Letter? Letter ano na tayo? Ay, hindi pa. Huh? Look at that one. Love, sympathy, and true courtesy to one another. When you tell your children, anak, pakidala mo na rito yung mga lalabhan. Wait lang! Do you hear them say that? Wag kayo kaagad sasagot. Wait lang. Yan ang mga sagot nila eh. Hanggang ikaw na rin ang nagbaba. Utos mo, gawa mo. Huh? Letter I. We're already on letter I. Inspires relationships. No? A family that is waiting for the second coming inspires relationships. Between husband and wife. No? Kayo po ba ay pinangangalagaan nyo pa yung inyong samahang mag-asawa? Ay pa, dinidate pa, Brother Tony? Dinidate mo pa ba si Sister Nitz? Amen. Grabe makaya si Sister Nitz eh. Ligayan-ligaya sa iyo, Brother Tony. What about the others? Do we also nourish our parent-child relationships? What about siblings? Do you have siblings day? Tonging. Titinginan yung mga magkakapatid eh. May ganon, Joe Orbe? Yes! What about yung ating mga lolo at lola? Do we nourish our relationships with them? Yung iba nga ayaw nang lumapit sa lolo at lola. Kayo naman kasi mga lolo at lola, pag alam ninyong dadalaw ang inyong mga apo, huwag na kayong nagahaplas ng mga ointment na ang hirap huminga sa presensya nyo. Sa dami namang panahon, ilagay nyo na yon pag matutulog na kayo.
Pagdadalaw yung mga apo ninyo, huwag nyo munang inihahaplas yan. Tapos nagtataka kayo, ayaw lumapit sa inyo. Ang hirap kayang huminga. Let's nourish relationships. Because our grandparents wouldn't be around forever. Right? Pretty soon, they wouldn't be here. So let's spend more time with our grandparents. Sabi ng research, children who grow up, no, interacting, engaging with their grandparents, no, yung kanilang mga lolo at lola, are more likely to understand their what? Their identity crisis. They know their roots. Lalo na pagka yung mga lolo at lola, magaling magkwento. Kaya kayong mga lolo at lola, galingan nyo ang pagkikwento. Yan ang inyong kontribusyon sa pagpapalago ng ating mga apo. Hindi yung pati pagdidisiplina ng mga magulang, pinakikialman ninyo. You're done with that. Take time to inspire your grandchildren. Are you still with me, grandparents? Huh? Tatawagin nyo yung apo ninyo. Otoy, otoy, parinig ka anak. May bigay ako sa iyo. That's why, be very good with gifts, grandparents. Do you give gifts? Anong mga regalo ninyo? Anong mga bigay ninyo sa mga apo nyo? Huh? Books, that's very good. What else? Grandparents. Toys. Oh, galingan nyo. Coloring book, very good. Baka binibigay nyo mga toys, yung mga baril-baril ha? Mga granada, pag pinasabog kayo niyan, paglaki, ewan ko sa inyo. Huh? What else? Dolls. Wow, very good. No? Oh, what else? What do you give your grandchildren? Gift giving is important for grandparents. Meron ba kayong mga grandparents na saksakan ng kuripot? Sabi ko nga, wag sasagot. Maalaman pa eh. Huh? But grandparents, learn how to what? Give. Give good gifts. No? Tawagin niya, anak, anak, parinig ka po. Ako'y may ibibigay sa'yo. Oh. Tapos kakandungin mo. Paupuin mo na. Alam mo ba, apo? You tell stories with them. That is nourishing relationship. Ay, paano kung amoy ointment ka? Paano mahihinga yung apo mo dyan? Ang hirap. Yung pamandi mga ointment ninyo, yung antatapang. Huh? Tell them good stories. Alam mo, apo, nung maliit ang tatay mo, uy, saksakan ng bait, apo. Those are the good ones. Hindi yung, ha, yan, kaya kayo ganyan. Mana kayo sa nanay ninyo. Manyapat hindi mo anak. Not good. Inspire your grandchildren. Tell them about God's providences in your life. Kasi yung mga anak ninyo, yung magulang na yon, hindi naman yung makakasabi, apo, apo, ay, alam mo anak, nung kabataan ko, napakagaling ko. Hindi naman tayo magaganon eh. Sino ang gagawa nun? Come on, who will do that? Grandparents ang gagawa niyan. Alam mo apo, nung ang tatay mo ay ganyan ang edad mo, ay nako, napakahusay. That's what grandparents do. Hindi yun, alam mo apo, yung tatay mo nung ganyan ang edad, nako, saksakan ng tamad. We can't do that. Kaya grandparents tell stories. You learn how to tell stories. Meron kasing mga lola kung magkwento eh, isang araw, yun, tapos na. Tapos na ang kwento. Tell stories that are very good. Kaya yung mga lola na ayaw makinig, madaming beses ko na itong sinabi eh. Alam mo itsura ng mga lola na nakakaharap ko? Mga nakagano, no? Hindi baga pag-ayusin ang kanilang pagkikwento. Hindi na nga nakwento, ayaw pang makinig. And so when grandparents don't take time to tell stories, go back to the Old Testament, to the Torah. Much of what grandparents do from third to fourth generation is to what? Tell stories of the past. And tell them
how faithful God is to them in the provisions of life. Kakaintindihan ba tayo mga lolo't lola? No? We nourish relationships at home. That's why we do certification. Yung mga nagpapakasal, iginagayak natin sila. Do you do that in church? Do you allow those who will get married to go through some sort of pre-marriage guidance sessions? I think elders, you should prepare for such a ministry. Kung walang gagawa niyan, sinong maggagayak sa mga anak natin? Wala. That's why it's very important to do that one. And events like this are also what? Inspiring relationships. To gain a proper understanding of the marriage relation is the work of a what? Lifetime. Hindi tumitigil. Those who marry enter a school from which they never in this life to be what? To be graduated. Kaya yung mga nagsisipag-asawa, para yan daw pumapasok sa paaralan na hindi gumagraduate, Brother Tony. No? Hindi gumagraduate. Kasi habang tumatanda si Sister Nitz, tumataas ang mga grades mo. No? The more we become closer to each other. No? Let parents become acquainted with their children, seeking to understand their what? Their tastes and dispositions. Entering into their feelings and drawing out what is in their hearts. Kaya, hindi anak ang umiintindi sa magulang. With this, maliwanag, sino ang umiintindi sa anak? Yung magulang. Huh? Saan ka nakakita na, Dad, kumalma ka, naintindihan kong pinagdaraanan mo. Yung anak niya maliit na gano'n. There's something wrong with that. It's always the parents understanding their what? Their children. Pero madalas sinasabi natin eh, lahat kayo mga anak, mahal ko. Oh, kalokohan. While it may be true na lahat ay mahal mo, many times you don't treat them the same. Am I right? Paborito ko kayong lahat. Ang daming mga kasinungaling ang sinasabing mga magulang eh. Ay, totoo. Kasi siyempre yung masunurin sa'yo, hindi malayo sa kalooban mo. Pag kayo'y may sinabi, ay ano anak, so magkano ang kailangan dyan? Pero yung mga, ang hirap-hirap utusan, ang parating naririnig mo, wait lang, pag may hiningi yan ay para saan ba iyon? Parang NBI ka kung magtanong. Oh, so saan gagamitin yon? Bakit napakataas naman? Kailan ba yun kailangan? Parang ayaw mong magbigay. So you see, when we treat our children, no, we need to understand their own tastes. Hindi mo po pwedeng sabihin, arti-arti mo naman, anak, tingnan mo nga si kuya. Then you start comparing. Our children are totally unique from each other. They can never be alike. And therefore, we treat them individually. Kaya malaking responsibilidad ito, itong pagpapamilya na ito. Ang purpose ko talaga dito, yung mga hindi pa nagpapamilya, maghunos-dili kayo. Huh? Then letter L, we're about to finish. Letter L, lends to reconciliation. Huh? So yung mga families that are preparing for heaven, what? They seek forgiveness, restoration, humility, acceptance, healing, revival, no? We say no to what? To things that don't nourish relationship. Brokenness, no? How do we deal with divorce? How do we deal with annulment, no? What about abuse in relationship? How do we deal with that? Promiscuity and even the ongoing LGBTQ. No?